Hi everyone, this is KJ from Vlogs, a Filipino reactor based here in Kingdom of Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Akit agad, gawa natin ito ng reaction video, ang opening prod ng The Voice of Generation Philippines. Is that alright? So I won't take any longer, I cannot wait na magpasiklaban dito si Coach Style, Coach Julie, Coach Chito, and Coach Billy as well. So without further ado, let's all watch this. Anong klaseng pasabog to for today's video? Oh, I love the stage, ha? I mean, the prod itself, the lights and everything. I gonna have Julie. The aura of Julie here is so very princess talaga siya. I really love the gown as well. At ang ganda ng introduction niya doon kanina, no? Napakalamig. Tapos, alam mo yung boses niya, yung tipong signature niya talaga na boses. Yung tipong parang nagmi-mix tone siya or whatnot na hindi ko din maintindihan. Okay. Notes. Okay. Guys, please comment down below what is the title of this song. Ang ganda naman ng title ng kantang, ng tono ng kantang to. Parang na-emphasize talaga yung totoong boses ni, I mean, hindi ko naman sinasabing hindi totoong boses niya, pero yung tipong yung vocal techniques na ginagamit talaga ni Julie kung hindi siya bumibirit. Kasi baka naman may mga subscribers ako dito na first time ang panood si Julie, no? At sinasabing, what do you call this? Nasal tone ang ginagamit niya. No, that is not nasal tone. If I'm not mistaken, that is a mixed tone. Kinorek ako din yan before ng mga fans ni Julie, ng mga Julieverse, so should I say shoutout sa inyo, kinorek nila ako na hindi yan nasal, kundi mixed tone yan. Technique talaga yan ni Julie para ma-preserve ang kanyang boses. So kung napapansin niyo, parang alam mo yung nagtataas-baba yung kanyang boses. Hindi siya bumibirit kasi pinipreserve niya yung boses niya. Ayan na. Oh, it's the title of this song. Ano to? Individual sila? Individual ang kanilang performances. Ito na lang stage siya. Ah, okay. Ah, ito na sila. She gonna run up for today's video. Okay. Ay, mamadali na ba yung dancer nila to? Okay. Napanood ko sa isang interview, I am not pretty sure kung saang interview yun, pero napanood ko na nakalunok daw siya ng something piso or bato, kaya nagganyan yung boses niya, tapos naging singer daw siya because of that voice na parang unique daw ang boses niya, kaya siya naging singer. I am not, hindi ko sure kung ganun talaga yung pagkakakonstruct ng message, guys, or upon sa interview niya, pero yun lang yung parang na-recap ko sa utak ko ngayon. I didn't know that. Napanood ko kanina yung mga ibang performances sa The Voice Generation, actually. Billy! Ay! Ang muli si Stan! Wow! Billy! Alam mo yung datingan talaga ni Billy, no? Pang international talaga siya. Yung tindig niya talaga, the way, yung body language niya. Alam mo yung, yeah, parang malalaman mo talaga agad na, ay, nag-perform to sa international stage. Diba? Kung, ayan o, may shoot kasi kanina na area. Oh, diba? Ayan o. Diba? Parang the design is very international stage talaga. The way siya mag-perform. I love the stage. Perfect ah. Christelle, oy! Diyos ko na mawala ang ini. Wait lang. I-focus muna natin. Naka-see-through ba siya?
Hindi siya naka-see-through. Naka-shirt talaga siya actually. Pero bakat na bakat talaga ang kanya, ang pump ng kanyang chest. And wait lang. Alam mo, nakita ko kanina siya, no? Di ba pinag-aagawan talaga siya? And most of the contestants talaga kanina, si Stel talaga ang gusto. Grabe, ang dami na pala talagang 18, no? Sa totoo lang. Pero wait lang, ang gwapo-gwapo niya kanina. Kung ano ang kagwapuhan niya sa personal, parang ngayon ko lang nakita dun sa The Voice, sa camera ng The Voice na nakafocus talaga kay Stel. Parang yun na yun talaga yung mukha niya sa personal. Kasi yun, di ba, sa mga previous reaction video ko, sinasabi ko talaga na hindi nabibigyan ng justice ang mukha, ang kagwapuhan ni Stel sa camera. Kasi ibang-iba talaga. Kasi first time I saw him sa Pagtatag World Tour Concert Day 2 sa Manila, doon ko siya nakita, oh my God, sila ni Pablo, ang leader ng SB19. Ang gwapo-gwapo talaga nila. So kanina, nakita ko yung mga close-up shot ni Stel, ganun kagwapo. Ganun kagwapo talaga si Stel sa personal. Ang gwapo-gwapo niya kanina. Oh my God. Ang gwapo-gwapo niya kanina. Ay, belter siya dito. Ginawa niya backup dance. Backup singer ng tatlo sa likod siya rin. Just like... Ay, wow. Okay. Ganda ng lights ng ano nila, opening front. I love it. Wow. Money note over there. Wow, the money note of Stel. Perfect. Supersonic at title ng kanta. Gosh, maganda ng opening front nila. In fairness, parang concert. Sa true lang. Si Julie. Gwapo-gwapo ni Stel, no? Yes! Alright, there you go guys. That is our for today's video. The opening prod of The Voice Generation Philippines. I love it. Bongga. This is KJ Evelyn Vlogs and see you in my next vlog. Bye!